So yun mga idol, maulan na umaga sa ating lahat. So ang katanungan ng ating isang follower is, idol, for example, naaktuhan ko yung nagnanako ng motor ko. Pwede ko ba siya i-warning shot or hindi? Pangalawang tanong is, paano idol kung may dala siya ng firearm? So yun. So sa warning shot, mga idol na tinatanong nyo is, pinagbabawal po yun ng ating batas na warning shot. Bawal na tayo sa mga hindi nakakaalam mag-warning shot. Ngayon, pag naka-acto tayo ng mga ganun mga idol, so gawin natin ang lahat para mapasuko siya. So iwasan natin mga idol kung hindi naman nagre-resist at sumuko naman ng kusa, kasi natakot kasi may firearm ka, is huwag nating sasaktan. Huwag nating sasaktan. Kasi ito turn over natin yan. Kung magkakaso tayo mga idol yan, isi-inquest yan, imi-medical muna yan bago tanggapin kadalasan ng mga police. Kasi nga, kumbaga ayaw din nila na sila masisi dun sa nangyari dun na nabugbog yung suspect. Then wala tayong karapatan na saktan yung mga ganyan kung hindi naman sila lumalaban or nagre-resist. So, yun mga idol. At pangalawa, kung halimbawa yung nagnanakaw ng motor mo is may dalang firearm, is ibang usapan yun mga idol. So, dito lang tayo sa realidad mga idol. Ang totoo niya na nangyayari mga idol pag may firearm, dapat nakita mo talaga na may firearm siya. So, ibig sabihin, may panganib, di ba, ang buhay mo kung may firearm. Ang isang responsible gun owner mga idol. So, para sa akin, kahit may firearm siya, kung ang pagkakataon naman is mayroon pa akong paraan na para pasukuin siya, na hindi ko siya babarilin, although may firearm siya. Kasi depende yan mga idol sa sitwasyon. Kasi ang rules ng self-defense mga idol is kailangan may actual na pag-atake. So, ngayon kung nag-decide ka, kahit walang actual na pag-atake, nasa sa'yo yun. Nag-decide ka na putukan siya kahit wala pang aktwal na pag-atake. Kasi kung natatakot ka ngayon, sagutin mo na lang yun sa usugyado. So, pangalawa, kung nakatalikod sa'yo, siyempre walang aktwal na pag-atake yun. Ngayon, kung puputukan mo, so nasa sa'yo yan. Diba? Iyon ang realidad. Sasagutin mo pa rin yan, siyempre. Kaya, para sa akin mga idol, para maiwasan ko din yung mabayulit yung karapatan. Although, may offense na yan kasi pumasok yan sa bahay mo at nagtangka magnakaw. So, may limitation pa rin yung pag-engage sa kanila. Hindi sobra-sobra kasi protektado nga sila ng batas din. Kahit tayo, protektado din tayo ng batas. Kaya nga, kahit magnanakaw yan or nanlaban yan, kumbaga, isipin mo makukulong ka na nagproteksyon ka lang sa sarili mo. Kasi nga, papatunayan mo pa yan sa hukuman kung ano yung ginawa mo, kung talagang self-defense or hindi. Engage ka na, may paraan naman pala. In-engage mo yung firearm mo, pinutukan mo siya. Hindi makukulong ka. Or sabihin natin, may pansa ka, makakalaya ka. Ito ang pinaka-problema dyan mga idol. Habang nililitis ang kaso, andun din yung pamilya niyan na disgrasya mo. Diba? Kasabay mo yan mga idol. Hindi kayo magkaiba ng court. Kasabay mo yan doon. Nakapila kayo niyan kasi may mga nauuna din na mga nag-hearing din. Kasama mo yan sa labas, sa pinto. Nakikita mo yung pamilya nila. And then after ng hearing, kasama mo na naman yan, kasabay mo naman yan, nasa sayan kung hindi mo sabay yan palabas. Pero yun yung time na pinaka main problem natin dyan mga idol pag naka-engage tayo sa ganyan. Kasi kung ang pamilya talaga ng nadisgrasya natin is may background talagang bloodline nila is mga kriminal. O sila yung mga hindi nakakagante. So yun, yun yung oportunidad nila na para gantihan tayo. Unang-una, yung firearm natin dyan mga idol is nakasurrender. Kasi under investigation pa yung kaso. So, ngayon, ikaw, wala kang pang-depensa sa sarili mo. So, di ba? Kaya kung mapapasin mo sa mga balita, sa mga nangyaring ganyan, di ba? Nagkaroon ng oportunidad yung mga pamilya nung ano na makagante. Habang nasa tricycle, binakbakan. Habang nag-aantay, yung iba sa jeep, yung nakadisgrasya, doon nagantihan. Kasi nga, yun yung oportunidad nila. At habang pabalik-balik kayo sa court, nalalaman nila yung details mo at address mo, nakikilala ka nila, mas madali ka nila gantihan kung gusto nila gumanti. So yun ang pinaka main problem doon. Kaya mga idol, advice ko lang sa mga hindi pa naliliwanagan about sa mga ganyang pangyayari or paggamit ng firearm is kailangan dapat kung may paraan pa na hindi tayo mag-engage, na masiptihan natin yung sarili natin, yun ang una lagi natin dapat pumasok sa isip natin. Huwag yung padalos-dalos na gusto mo talaga matesting yung firearm mo or yung lakas ng loob mo at pagdating sa uli, doon mo malalaman na mali pala yung action mo kasi nagdudusa ka at nahirapan kay panalo yung kaso kasi mali nga yung step ng action mo or pagdepensa mo sa sarili mo na sinasabi mo na hindi mo naman sinunod yung requisites ng self-defense. So, yun lang mga idol.